Welcome to Donmar TV News Channel. Di, yung sa usapin po ng eleksyon at pagpasok ng Makabayan Block, lagi po yung may basbas ng Communist Party of the Philippines. Ano mang region na kinapapalooban ng mga bawat kadre at mga komite doon, sila po yung pumipili ng mga magiging nominado at magiging mukha ng bawat party list dito sa Pilipinas. Gaya na lang po sa amin, noong year 2013, mismong kakolektibo ko po sa Communist Party ng regional na kabataang, ay kilusan ng kabataang estudyante sa Cagayan Valley, yung fourth nominee po ng kabataan party list, si Deo Montes Claros. Tapos taong 2016 po, isa rin pong party member, yun ulit naging fourth nominee ng kabataan party list, si Elise Balgos po, na taga Cagayan Valley rin po. Ang pumili po sa mga yon ay mismong committee po ng Regional White Area Committee ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Komiteng Rehiyon sa Cagayan Valley. Kaya yung mga sinasabi po na mga CPP members po, totoong hindi sila NPA kasi hindi naman sila armado, pero sila po ay CPP members. Ibig sabihin po na mga namumuno sila sa mga komiteng kinapapalooban nila sa mga rehiyon, probinsya na kinikilusan nila. Kasi mismong ako po sa karanasan ko, naging kolektibo ako po yung isa sa mga naging nominado sa kabataan party list. At yung mga panahong kumikilos po ako, nung unang-unang beses po akong na-recruit sa eskwelahan sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas sa Santa Mesa, yung recruiter ko po na iyon, siya rin po yung sinasabi kong naging fourth nominee ng kabataan party list. Hanggang sa naging kasapi po ako ng partido, siya po yung nagpasumpa sa akin bilang kasapi ng partido, hanggang sa humikayat sa akin na umakyat at mag-NPA. Yun po. Uunahin po muna natin si Mary Frances Therese. Kung saan yung anak po niya ay na-recruit po ng anak bayan at kabataan party list. At ngayon po ay idineklara nga niya na siya ay isang NPA sa isang video na na-recover sa kanilang campsite. So, Ma'am Frances po. Hello po, Yusek, hello po. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Mary Frances Mereveles at ako po yung nanay ni Frances Earn Mereveles. Si Frances Earn Mereveles po ay isang estudyante lang na pinasok ko sa PUP Santa Mesa. 16 years old po siya. College student po siya dapat. Yung course niya po, political economy. Ang pagpasok niya sa kolehiyo ay ang unang hakbang para makamit niya ang kanyang pangarap. Pero hindi ko po akalain na doon mismo sa eskwelahan na yon masira yung pangarap ng anak ko. Ang anak ko doon, punong-puno ng pangarap nung pumasok doon, masayahing bata. Pero pagkatapos lang ng 3 buwan, naging full-time activist na po yung anak ko. At sa 4 na taon, maglilimang taon na po ngayon, ang pagkakaalam ko po, full-time activist yung anak ko. Kung tutuusin po, sana graduate na yung anak ko. Pero ano po ang nangyari? Nagulat na lang po ako na nakita ko sa video na nagsasabi yung anak ko na NPA na siya. Isipin niyo lang po kung gaano kasakit sa akin yun. Naging member siya ng Anak Bayan, Kabataan Party List at League of Filipino Student. Gamit na gamit po yung anak ko sa lahat na rally, political rallies. Kung makita niyo po yung anak ko, dugyot na, maano na po, yung mapayat na po yung anak ko. Makita nyo kung gaano kaawa-awa yung itsura ng anak ko nung sila, ginawa po siyang isang activist. At ito po yung anak ko nung nakita ko sa video. Ito po yung si Frances Earn. Dito po natin makita na ang isang full-time activist pala, ginagawa nilang NPA. Ako po yung patunay na nangyari sa anak ko po. Kung hindi ko pa nakita yung video na yun, hindi ko malaman na naging NPA na yung anak ko. Yung mga magulang na akala nyo, activist din ang anak nyo, nagrarally lang. Yung nangyari sa anak ko, mangyari din yun sa anak nyo kasi ganun yung gawain nila.
Ganun yung ginagawa nila, pinapasok nila sa mga front organization ng anak nyo. Yun pala, may motibo sila. Ang nangyari sa anak ko, patunay yun kung ano ang katotohanan. At dito din po, ang mga kasama ng anak ko na naging kaibigan, nakita ko na lamang kaibigan niya, si Tricia Antonio po. Tinan nyo po kasama niya, si Ilago po. Ito pa po, ito po siya, nawawala po siya. Tapos, si Luwain po, si Ben, ito po. Isipin nyo po kung gaano kasakit sa aming mga magulang ang nangyari sa anak namin. Isipin nyo yung sa araw-araw na trauma namin, na isipin namin kung anong hirap ang dinanas ng anak namin sa kabundukan. Kung kayo magulang, may takot pa ba kayo? Isipin nyo pa ba ang takot nyo kaysa sarili na kapakanan ng anak nyo? Dapat matigil na to. Dapat malaman na ng masang Pilipino ang totoong nangyayari. Hindi na tayo papayag. Alam nyo ba kung sino nag-recruit sa anak ko? Si Alex Nanday ng Anak Bayan. At nakikita na sa lahat ng rally, magkasama din si Francis at si Alex Nanday na yan. Ito po ang katunayan, mga pictures, na yung anak ko kasapi sa Anak Bayan. Gamit na gamit nila sa rally yung anak ko. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan ang anak ko. Isipin nyo kung gaano kasakit at gaano kahirap sa isang nanay na hindi niya alam kung anong nangyayari sa anak niya. Sa bawat balita na sasabihin, may engkwentro, may namatay, lalaki, babae. Kung kayo, magulang ka katulad namin, ano yung mararamdaman nyo? Sana, ang taong bahay makikita na nila, huwag na kayong maniwala sa kanila. Ito yung totoo. Ito yung totoong nangyayari sa bawat pamilyang Pilipinong sinisira nila. Ito yung ginawa nila. Hindi kinabukasan ng anak lang namin ang inaga nila, ang ninakaw nila. Pati kapatid ng mga kapatid, nagdurusa dahil sa kanila. Sana po, matapos na ito po, na makuha din namin na buhay yung anak namin at hindi makulad sa iba yung kapalaran ng anak namin. Salamat po. Salamat po. Recruited po ng Anak Bayan at former Kabataan Party List member, Annabel Sabado, tungkol po dito. Ma'am Annabel. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Annabel Sabado, mama ni Ray Christian. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na ang lahat ng mga napagdadaanan ng mga magulang na ito ay naranas ko na rin po. Kaya patuloy pa rin, even if nandito na sa atin, kasama na sa gobyerno ng aking anak, patuloy pa rin akong tumutulong sa kanila kasi alam ko yung nararamdaman nila, yung sakit, yung pait na, yung pagka-miss nila sa mga anak nila, yung pagkalungkot, yung paghahanap sa mga anak nila na ano nga ba talaga nangyayari sa kanila? Buhay pa ba o patay na? Naririto po ako ngayon para patunay na ang mga front organizations nito ng Kabataan Party List, Anak Bayan, sila po yung mga nagre-recruit o nanlilinlang sa mga kabataan upang mahubog at sumampa sa bundok or yakapin ang armadong pakikibaka. Bakit ko po nasabi yun? Si Chan Chan po, ilang beses kong kinumbinse, tinikis ko hanggang sa puntong nakita ko na lamang siya na nasa kulungan. Hindi madali sa isang ina na makita ang anak na nasa loob ng kulungan. Pero noon time na yon, dahil single mother po ako, ang hirap kasing ipakita yung sakit na nararamdaman mo pero hindi mo pwedeng makita ng anak. Kasi alam ko nung time na yon sa akin huhugot ng lakas ang aking anak. So nung time na kinausap ko siya, na nagkita kami, sabi ko, anak, makipagtulungan ka, sabihin mo na lahat ng nalalaman mo. Bakit ka mo? Papatayin ka nila whether magsalita ka o hindi. Alam natin kung gaano sila ka-traitor. Ngayon kung lalaban tayo, lumaban tayo sa tama. At least alam natin na nakipaglaban tayo sa tama. Patunay po lamang,
ito si Quinilin Gromeo na nakasalamuhan din ni Christian. Kilalang kilala ito ni Christian. Si Quinilin Gromeo po, isang batang nasagasaan during the rally sa US Embassy. Kung hindi pa nag-post ang nanay nito sa FB, hindi niya makikita ang anak niya. Pero dahil sa nalaso ng utak nito, tumakas ito sa magulang niya na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng kanyang mga magulang. Na kung saan, maraming nakita o mismo sa diary niya mismo nakita na nag-NTA siya. At maraming, may mga parapenales talaga na nagpapatunay na naging miyembro siya ng anak bayan. Sa ngayon po, sa totoo lang, ang mga manggulan dapat maging aware. At yun pong ginagawa ng Hands of Our Children, binibigay lahat namin ang aming mga testimony bilang isang hakbang upang gumawa din ng aksyon ng mga magulang upang pag-ingatan nilang kanilang mga anak. Dahil hindi simpleng pagiging aktivista ang maging miyembro ng kabataan party sa anak bayan. Proven na po ito sa aming mga anak. Proven po ito sa akin. Proven ito kay Ma'am Therese. Hindi kailanman may pagkakaila nila ang mga bagay na ginawa nila sa aming mga anak na dapat lamang na ibalik sa kanila ito. Pati nga po yung aming FB page. Dahil sa pagsisiwala namin ng katotohanan, sinasabotahin nila. Pagsisiwalat ba ng katotohanan ay masama? Diba hindi? So bakit kailangan nila kami pigilan magsalita at ibigay namin ang katotohanan? Yun lamang po. Shane, may tanong ako. Ilan taon ka nung sumali ka ng ano? Ng NPA ha? Ilan taon ka nung nirecruit ka? 14 po. 14? Yes po. Wow. Mary, may tanong ako. Ilan taon si Franz nung inano siya? Si Francis nung nirecruit siya? 16 years old lang po. 16? Opo. Yusik, pati po yung mga batang to, yung mga nawawala ngayon, si Louvain, tsaka si Trisha po, same age po ng anak ko, 16 years old. 16 din, di ba? Kahit yes, si po. AJ, di ba? Mga ganun opo, siya. Opo, 16 years old din po. Menor sila noon, di ba? Nung inano siya. Pati si ano po, Bonpon, yung si... Pati si Shanshan, ganun din? Yes po. Okay. Shane, bakit ka umalis? Bakit ka umalis sa pagiging NPA? Kasi po, mayroon po kasing mga bagay na nung nasa labas pa kami ng unit ng NPA, nung nasa bilang ano pa lang kami, mga kabataan at aktivista pa lang kung tawagin, nung nasa white area pa lang kami. Napakataas na expectation namin sa mga NPA, napaka parang ang gagaling nila, ganun. Pero nung nasa loob na ako ng unit ng NPA, doon ko napatunayan na haka-haka lang pala yung ano. Totoo ba yung nanggagahasa sila? Yes po, kasi isa po ako sa mga biktima ng sexual abuses. Hindi lang po isang beses, tatlong beses po. At mga commander pa po ang mga yun. Kaya yun po yung isang naging dahilan kung bakit na-demoralize ako. Kasi feeling ko, walang safe na lugar para sa mga babae na kagaya ko. Kahit sa loob ng kilusa na sinasabing pinoprotektahan nila ang karapatan ng kababaihan, sila mismo pala yung sisira at wawasak sa kinabukasan ko doon sa loob. At hindi lang po ako isa, marami po kami na mga nakaranas ng ganun sa loob ng kilusan. Pero tinatago na lang po. Kumbaga internal na usapin na lang po iyon, tas hindi na lang nila pinagsasabi sa iba. Ganun po. Tapos ang pinapalabas pa pagka kanyari kami ay bumaba dahil hindi namin kinaya yung ganun na pangyayari na papalabasin pa na kami yung may kasalanan, kami yung malandi, parang inakit namin sila, nagbigay ng motibo, kaya nangyari sa amin yung panggagahasa.